Magandang araw mga bata! Ako, si Binibining Emily, ang inyong guro sa Pilipino. Kumusta ka na? Handa ka na ba sa ating panibagong aralin? Magaling! Mga bata, tingnan nyo nga ang inyong mga kamay. Malinis ba ito? Kung hindi pa, kailangan maghugas muna kayo ng inyong mga kamay at mag-disinfect ng inyong mga gagamitin sa ating aralin gamit ang alcohol. Bakit nga ba kailangan nating maghugas ng ating mga kamay? Bakit kailangan nating siguraduhin palaging malinis ang ating mga kamay? Tama, upang makaiwas sa lumalaganap na sakit ngayon. Nakahanda na rin ba ang iyong ballpen at papel? Kung gayon, kunin mo na ang mga ito para makapagsimula na tayo. Bago natin simulan ang ating aralin, tayo muna ay yumuko at manalangin. O God Almighty, behold us Thy loving children, offering Thee today our work and studies. Help us, dear Lord, to be obedient to our teachers, kind to our companions, and diligent in our studies, that we may merit Thy blessings for ourselves, our school, and our beloved country, the Philippines. Amen. Filipino Quarter 1, Week 8. Ang ating unang aralin ngayon ay tungkol sa panghalip na pangaklaw. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin. Kumusta? Nakaranas ka na bang bumili sa tindahan? Ano ang napansin mo habang ikaw ay nakikipag-usap sa tindera? Ano ang tawag mo sa mga salitang ilan man, gaano man, at magkano man? Kailan kaya ito ginagamit? Sa araling ito, inaasahang makakamit mo ang sumusunod na kasanayan. Nagagamit ng wasto ang panghalip na panaklaw at mga anyo nito sa pagsasabi tungkol sa sariling karanasan. Ngayon naman ay pansinin natin ang mga salitang may salungguhit na ginamit sa usapan. Handa na ba kayo? Makinig ng mabuti! Noel. Wow! Ang galing-galing niya umawit! Tuwang-tuwa ang madla sa kanyang pagtatanghal. Jane. Sino man sa kanila ang manalo ay talagang karapat-dapat dahil sa kanyang angking galing. Joseph. Saan mang lugar siya galing ay suportadong-suportado ng lahat dahil wala siyang itulak kabigin sa pagkanta. Peter, magkano man ang premyo ay panalo na rin siya dahil sisikat na sila. Noel, basta ang alam ko, isa lang ang tatanghaling panalo at iyon ay si Marites. Napakagaling kaya ng kanyang pag-awit. Jane, ano man ang maging resulta, sa kanya pa rin ang suporta ko. Napansin niyo ba ang mga salitang may salungguhit? Ano-anong mga salitang ito? Meron tayong madla, sino man, saan man, magkano man, isa, at anuman. At ang tawag natin sa mga salitang may salungguhit ay panaklaw, tama. O mga bata, lagi ninyong tandaan na ang panghalip panaklaw ay nagsasaad ng kaisahan, dami, o kalahatan ng ngalang tinutukoy. Halimbawa, gaano man, alin man, kuwan, kailan man, iba, tanan, isa, paano man,
lahat, magkano man, balana, saan man, pawa, at anuman. Ang panghalip panaklaw ay tumutukoy sa mga pangalang walang katiyakan o hindi tiyak. Ang panghalip panaklaw ay isang uri ng panghalip na may sinasaklaw na kaisahan sa bilang, dami o kalahatan. Ito ay maaaring tiyak o di tiyak. Naintindihan ba? Galing! Narito ang mga halimbawa ng panghalip na panaklaw. Nagsasaad ng kaisahan. Meron tayong isa, bawat, balang, at bawat isa. Ayan. Kapag nagsasaad naman ng dami o kalahatan, marami, ang mga panghalip na panaklaw na pwede nating gamitin ay ang mga sumusunod. Panay, kaunti, pawa o pawing, tanan, madla, ilan, marami, iba, at tulos. Ang mga ditiya ay mga panghalip na pananong na kinakabitan natin ng salitang man na nangangahulugan ng ditiyak na pinag-uusapan gaya ng sino. Dinagdagan natin ng man kaya naging sino man. Ano? Dinagdagan ng man kaya naging ano man. Saan? Dinagdagan natin ng man kasi hindi tayo tiyak. Kailan? Tinagdagan natin ang man, kaya magiging kailanman. Kanino man, nino man, at magkano man. Ulitin ko, ang mga ditiyak ay mga panghalip na pananong. O diba? Napag-usapan na natin o alam nyo na kung ano yung mga panghalip na pananong. Meron tayong sino, saan, kailan, kanino, ayan. Na kinakabitan natin ang man. Kakabitan natin ang man sa huli dahil hindi nga tayo iyak. Kaya magiging sino man, saan man, kailan man, kanino man, nino man, magkano man, at ano man. Ngayon naman, ay piliin mo ang angkop na panghalip panaklaw sa loob ng panaklong upang mabuo ang mga pangungusap. Sige, kumuha ka ng lapis o ballpen at papel. Subukan mong sagutin ito. Mamaya, malalaman natin kung ano ang tamang sagot. Bibigyan kita ng ilang minuto. Okay, basahin ko muna ang unang pangungusap. Habang binabasa ko, ay pwede mo nang sagutin ang mga ito. Okay, sa unang pangungusap, ang blank, ang mga pagpipilian ay isa, madla, sino man, ay pumalakpak matapos siyang umawit. Ano ang angkop na panghalip panaklaw para sa pangungusap na ito? Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Pangalawa, blank, sino man, anuman, saan man, ay maaaring lumahok sa patimpala sa balagtasan. Pangatlo, blank, nino man, saan man, kailan man, pumunta ang mga Pilipino ay nagpapamalas ng galing. Pang-apat,
blank, ilan, madla, lahat. Sa mga iyan ang dati ng kasama noong isang taon. At panglima, kailanman, gaano man, sino man, kalayo ang iyong bahay ay mararating din natin. Handa ka na bang malaman ng tamang sagot? Sige, simulan na natin. Para sa unang pangungusap, ano ang iyong sagot? Tama! Ang tamang sagot ay madla. Ang madla ay pumalakpak matapos siyang umawit. Ang Ingles ng madla ay audience. Ayan, pumalakpak lahat. Pangalawa, ano kaya ang tamang panaklaw dito? Sino man? Ano man? Saan man? Tama! Ang gagamitin ay sino man. Sino man ay maaaring lumahok sa patimpalak sa balagtasan. Kasi tao ang tinutukoy dyan. Pangatlo, blank pumunta ang mga Pilipino ay nagpapamalas ng galing. So may clue na tayo dito, pumunta. So ang tamang panaklaw dito ay saan man. Saan man pumunta ang mga Pilipino ay nagpapamalas ng galing. Pang-apat, blank, sa mga iyan ang dati ng kasama noong isang taon. Meron tayong clue dito, sa mga iyan. Ayan. Ano ang panghalip panaklaw na dapat natin gamitin? Magaling, ilan. Ilan sa mga iyan ang dati ng kasama noong isang taon. Ang galing mo naman. Okay, panglima. Kailanman, gaano man, sino man, kalayo ang iyong bahay ay mararating din natin. O meron tayong clue dyan. Ang iyong bahay ay mararating. At saka yung kalayo. O, ano ang panghalip panaklaw natin? Tama, gaano man kalayo ang iyong bahay ay mararating din natin. O, nakuha mo ba lahat? Ang galing, ibig sabihin, naintindihan mo na talaga kung ano ang panghalip panaklaw. Galing. Para mas masanay ka pa at maintindihan mo kung ano talaga ang panghalip panaklaw, piliin mo ngayon ang angkop na panghalip panaklaw upang mabuo ang pangungusap. Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Mamaya, alamin natin kung ano nga ba ang mga tamang sagot. Bibigyan kita ng ilang minuto para sagutin ito. Habang binabasa ko, ay pwede ka nang magsagot. Una, blank dako sa mundo ay nararanasan ang pandemyang COVID-19. A. Sino man. B. Saan man. C. Ano man. Letter D. Isa. Pangalawa, blank ay pinag-iingat sa banta ng paparating na bagyo. A. Bawat isa. B. Saan man. C. Ano man. D. Isa. Pangatlo, ang blank ay pumalakpak matapos silang magpamalas ng galing sa sabayang pagbigkas. A. Bawat isa. B. Madla. C. Anuman. Letter D. Isa. Okay, pang-apat. Blank ay maaaring lumahok sa patimpala sa pagsayaw sa darating na pista.
A. Bawat isa. B. Sinuman. C. Anuman. Letter D. Madla. Okay, panglima. Bilang pumunta ang mga manggagawang Pilipino ay laging kinagigiliwan sa kanilang angking galing sa paggawa. A. Madla. B. Saan man. C. Anuman. Letter D. Lahat. Handa ka na bang nalaman ng tamang sagot? Okay. Para sa unang pangungusap, ano kayang panghalip na panaklaw ang dapat nating gamitin? Ano ang iyong sagot? Letter? B. Tama. Saan man, saan mang dako sa mundo ay nararanasan ng pandemyang COVID-19. Okay. Pangalawa. Ano ang iyong sagot? Letter? A. Bawat isa. Pangatlo. Ano ang iyong sagot? Tama, madla. Pangapat, ang tamang sagot ay sinuman. Sinuman ay maaring lumahok sa patimpalak sa pagsayaw sa darating na pista. At panglima, ang tamang sagot ay B. Saan man? Saan man pumunta ang mga manggagawang Pilipino ay laging kinagigiliwan sa kanilang angking galing sa paggawa. O, nakuha mo ba lahat? Magaling! Ang ating pangalawang aralin ngayon ay tungkol sa panghalip na pamatilig. Wala ka bang napapansin sa tuwing nag-uutos sa iyo si nanay o si mama? Turo rito, turo roon, yan ang gawain ni nanay. Ito, iyon, at iyan ay ilan lamang sa mga salita na ginagamit na pamalit sa mga bagay na itinuturo. Sa aralin ito, ay lalo mong mapapalawak ang iyong kaalaman tungkol sa panghalip na pamatlig. Matututuhan mong gamitin ang panghalip na ito sa usapan at pagsasabi tungkol sa sariling karanasan. Ngayon naman ay basahin natin ang usapan ng magkaibigang Vince at Sadie. Pansinin ang mga salitang may salubuhin. Saan ba dapat itapon ang basura? Alin sa mga basurahan ang dapat kong paglagyan? Diyan mo itapon ang mga basura, ang mga hindi nabubulok na basura. Doon naman sa isang basurahan na nasa kabilang sulok, ang mga nabubulok. Dito natin ilalagay ang mga basurang hindi nabubulok at pwede pa nating ipagbili para magkapera tayo. Yan. Ano ang pinag-uusapan ng magkaibigang Vince at Sadie? Tungkol saan? Tama, tungkol sa pagtatapon ng basura. Kung saan dapat tinatapon ang mga basura. Bakit kaya mahalaga na paghiwalihin ang mga basura? Ayon nga kay Vince, sabi niya dito, ang mga hindi nabubulok ay pwede pa nating ipagbili para magkapera tayo. Kailangan nating paghiwalayin ang mga basura, mga nabubulok sa di nabubulok, upang magamit pa ang mga bagay na mapapakinabangan pa, lalo na kung ito'y kagamitan na yari sa mga material na bagay at
Kapag nabubulok naman ay pwede nating gawing pataba sa mga halaman. Anong uri ng panghalip ang ginamit sa usapan? So, kung napapansin ninyo, meron tayong tatlong nasalungguhitang salita dito. Meron tayong anong mga salitang nasalungguhitan? Meron tayong dyan, doon, at dito. Ano pa yung panghalip yan? Tama. Panghalip, pamatlig. Balikan natin ang usapan ni Vince at Sadie. Ano-ano ang mga salitang may salungguhit mula sa kanilang dialogo? At kailan ginagamit ang mga ito? Ang mga nabanggit na salita sa usapan ay dito, dyan, at doon. Ito ay mga halimbawa ng panghalip pamatlig. Ito ang mga panghalip na nagtuturo ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Anong ulit ang tawag natin sa mga salitang ito? Ang tawag sa mga salitang may salungguhit kanina sa ating binasang usapan ay panghalip na pamatlig. Kailan ginagamit ang mga ito? Kapag nagtuturo, tama. Ang panghalip na pamatlig ay ginagamit sa pagtuturo ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Mga bata, laging tandaan na ang panghalip pamatlig ay mga panghalip na ginagamit sa pagtuturo ng hayop, bagay, lugar o pangyayari. Meron tayo dito panauhan ng panghalip. So, sa panauhan ng panghalip, meron tayong tatlong panauhan. Sa unang panauhan yan, ang mga pangalang itinuturo o tinutukoy ay malapit o hawak ng taong nagsasalita. Halimbawa, ito, ere. Nito, nire, ganito, ganire, dito, rito, dini, at heto. Ulitin ko, kapag sa unang panauhan, ang bagay o yung tinuturo ng taong nagsasalita ay hawak niya o malapit sa kanya. Halimbawa, ito. Ito ay ang aking cellphone. Hawak ko. Kaya, nasa unang panauhan na panghalip ang aking ginamit. Ito. Ito ang aking cellphone. Halimbawa, kapag nagwawalis ka at gusto mong ipakita sa iyong nakababatang kapatid kung paano ang tamang pagwawalis, hawakan mo yung walis at magwawalis ka, ipapakita mo sa kanya. Ganito ang tamang pagwawalis. Okay? Sa pangalawang o ikalawang panauhan naman tayo, ang mga o ang pangalang itinuturo o tinutukoy ay malapit o hawak ng taong kinakausap. Meron tayong iyan, niyan, ganyan, dyan, at hayan. Kung kanina, ito, o ganito, ngayon naman, tinuturo mo yung kinakausap mo o yung
kinakausap mo ay merong hawak-hawak na bagay at ituturo mo yun, sasabihin mo, ganyan. Ganyan ang gusto kong bilhin. O kaya, dyan. Nandun siya sa lugar na yun. Tinuturo mo yung taong kinakausap mo doon sa lugar, dyan. Dyan tayo kakain. Malapit kayo doon ha. Kayong dalawa na nag-uusap ay malapit doon sa lugar yung tinuturo mo. Dyan. Kapag ikatlong panauhan naman, ito, ikatlong panauhan. Ang pangalang itinuturo o tinutukoy ay malayo. Malayo na sa nagsasalita o sa nag-uusap. Malayo na, hindi mahawakan. O kaya masyadong malayo para makita. Yan. Kaya ang gagamitin natin ay iyon, niyon, ganoon, gayon, doon, at hayon. Okay, ulitin natin kapag unang panauhan, ang tinuturo o pangalang tinuturo ay malapit o hawak ng taong nagsasalita. Pero kapag ikalawang panauhan, malapit o hawak ng taong kinakausap, yung kinakausap mo. Pero kapag ikatlong panauhan, malayo sa inyong dalawa, o malayo sa mga taong nag-uusap-usap. Nakuha po ba? O, meron tayong halimbawa dito. Diyan mo itapon ang mga hindi nabubulok na basura. Ano ang panghalip na pamatlig ang makikita sa pangungusap? Magaling! Diyan! Anong panauhan kaya ang panghalip na pamatlig ang ginamit sa ating pangungusap? Diyan mo itapon ang hindi nabubulok na basura o may kausap ba siya? Meron. At tinuturo niya doon sa kausap niya na doon siya magtapon or diyan siya magtapon. Kaya, nasa unang panauhan o pangalawa? Magaling! Okay, pangalawang halimbawa na tayo. Dito natin ilagay ang mga basurang hindi nabubulok at pwede pa natin itong ipagbili para magkapera tayo. Ano ang panghalip na pamatlig ang makikita natin sa pangungusap? Ano ang nakikita ng panghalip pamatlig? Tama, dito. Anong panauhan kaya ang panghalip na pamatlig na? Dito. Dito natin ilagay. O malapit siya sa taong nagsasalita. Kaya ang ating panauhan ay nasa unang panauhan. Tama. Ngayon naman ay subukan mong sagutin ang mga sumusunod. Piliin ang angkop na panghalip pamatlig upang mabuo ang pangungusap. Isulat mo ulit ang iyong sagot sa iyong papel. Mamaya, alamin natin kung tama ang iyong mga naging sagot. Una, mga bata, blank ang wastong paglilinis ng silid-aralan, sabi ng guro. A, ganito. B, ito. C, iyan. D, iyon. Pangalawa, blank basang-basahan ang gamitin ninyo sa pagpupunas. A, ganitong. B, itong. C, iyang. D, iyong. Pangatlo, blank ang regalong bigay sa akin ni Ninong. A, ito. B, iyan. C, iyon. Letter D, dito. Apat, blank ang aming bahay sa malapit sa may tindahan ng mangga.
A doon, B iyan, C iyon, D dito. Baka namang nalaman ang tamang sagot? Okay, para sa unang pangungusap, ang ating panghalipamatlig ay nasa letter A. Mga bata, ganito ang wastong paglilinis ng silid-aralan. Pangalawa, ang ating panghalipamatlig ay nasa letter B. Ayan, itong basahan ang gamitin nyo sa pagpupunas. Pangatlo, blank ang regalo na bigay sa akin ni Nino. Ano ang sagot mo dito? Letter A. Tama. Number 4, pang-apat ay nasa letter A. Doon ang aming bahay sa malapit sa may tindahan ng mangga. Kuha mo ba? Galing! Ngayon naman ay piliin mo mula sa kahon ang panghalipamatlig na bubuo sa diwa ng mga pangungusap. Sulat mo yung sagot sa sagutang papel. Mamaya alamin natin kung tamang yung mga sagot. Ang ating pagpipilian ay dyan, nito, dito, ito, doon, at ganito. Para sa unang pangungusap, paborito kong puntahan ang lugar na blank. Pangalawa, blank kami nagkakilala ni Ben. Pangatlo, blank kami umuupo sa damuhan sa lilim ng kahoy. Pangapat, bumibili kami ng merienda blank sa malapit sa simbahan. Panglima, blank oras rin kami nagsisimba tuwing Linggo. Okay, tapos na ba? Okay, number 1. Para sa unang pangungusap, ang sagot natin ay ito. Paborito kong puntahan ang lugar na ito. Pangalawa, diyan kami nagkakilala ni Ben. Pangatlo, doon kami umupo sa damuhan sa lilim ng kahoy. Pangapat, bumibili kami ng merienda dito sa malapit sa simbahan. At panglima, ganitong oras rin kami nagsisimba tuwing Linggo. Kuha mo ba? Galing! Gamitin sa pangungusap ang mga sumusunod na panghalipamatlig. Para sa performance task A ninyo, gagamitin ninyo ang mga salitang ito, ang mga panghalipamatlig na ito. Dito, doon, dyan, ito, at ganito. Gamitin ninyo sa pangungusap. Isulat ang inyong sagot sa papel. Sa inyong kwaderno. Para yan sa inyong performance task A. Para naman sa inyong performance task B, basahin ang sumusunod ng mga sitwasyon at piliin ang angkop na panghalip. Isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong kwaderno. Huwag niyo nang kopyahin yung buong pangungusap. Letra na lang ng tamang sagot. Isulat ninyo yan sa inyong papel o sa kwaderno. Dito nagtatapos ang ating arahin. Muli, ako si Binibining Emily, ang inyong guro sa Pilipinas.
Maraming salamat at hanggang sa susunod na aralin. Paalam!